Hello sa inyo mga kasari, welcome back again to my YouTube channel. It's me again, Shumi Javier. And for today's vlog, ayan po, isishare ko na po sa inyo mga kasari yung aking secret kung bakit mabenta pa din po ang aking sari-sari store, bakit mabili pa din po ang aking tindahan, kahit na alam nyo naman po na hindi po ito tabing kalsada at medyo nasa loob or parang nasa isang compound. So ano nga ba, bakit nga ba, ano nga bang mga dahilan kung bakit mabenta guys ang aking tindahan. So yan po ang i-share ko po sa inyo. Ito guys, itong mga i-share ko sa inyo, ito lang naman yung mga naisip ko kung bakit mabenta pa din dito sa aking tindahan guys. Wait lang. So ito po mga kasari, ang number one na naisip ko kung bakit ang dami pa ding nabili dito po sa aking tindahan, which is ito na nga, yung aking presyohan mga kasari, yung aking pagpapricing sa aking mga paninda. Ang pagpapricing ko po dito mga kasari ay hindi po overpricing, nasa tamang presyo lang po tayo. So kung may maririnig kayo guys na ingay, pagpasensyahan nyo na po kasi meron pong mga nagagayat malapit dito sa aking tindahan kasi bukas ay may handaan po sa kapitbahay kaya busy sila. Parang kung baga sa piyesta ay disperas ng ano, ng piyesta, mga ganun guys. So ayun, sa presyo po talaga yan nagkakatalo mga kasari kung bakit dadayuhin ka ng iyong mga customer. Kasi marami pong nakakapanhik, pumupunta dito, nag-compare-compare ng presyo. Mga customer ko din naman po mga kasari ang nagsasabi na, bakit doon ang mahal, dito sa'yo mura. So kaya sila naeengganyo na bumalik sa iyong tindahan kasi nga mura guys ang pagpapresyo nyo sa inyong mga paninda. So yun po ang pinaka number one para sa akin kung bakit ang daming nabili pa din po dito sa aking sari-sari store kahit na medyo malayo po ako sa kalsada. Alam nyo naman guys kapag diba nasa tabing kalsada, talagang mas ano ka sa mga customer, mas madaling makikita yung iyong tindahan, unlike ng sari-sari store ko ngayon na kapag hindi lumingon yung customer, kapag hindi lumingon guys ang customer, hindi talaga mapapansin ng aking tindahan. Kaya pricing or presyuhan po talaga kung bakit marami pa ding nabili dito sa aking tindahan. Pangalawa is halos kompleto po yung aking mga paninda. So ako po dito mga kasari ay meron na din akong GCash na dating wala. So maraming nagpapa-load, ayan. Dati kasi kapag halos araw-araw may nagtatanong dito guys kung may load ako, kapag may load, kung ang sinasabi ko kasi wala kasi hindi naman talaga ako naglo-load guys nung mga nakaraan. So ang gamit kong pang-load ay GCash mga kasari. Ang patong ko lang doon ay 3 pesos. So ayun, natanggap na din ako, ayun, kahapon lang kasi first time kong itry na magbayad ng bill sa kuryente sa Meralco gamit ang GCash. So ang charge ko doon ay 20 pesos mga kasari. So dagdag kita din, 'di ba? So doon ka dadayuhin kasi guys ng mga customer mo kahit medyo malayo ka, basta kumpleto yung iyong sari-sari store. Hindi lang sa mga GCash ako meron. Syempre guys, yung mga fast moving items dapat hindi ka rin laging nagpapawala sa iyong sari-sari store. Alam nila ng mga customer na sa iyong tindahan hindi nawawala palagi yung mga panindang yun, kaya siguro kahit malayo yung tindahan mo, dadayuhin ka talaga nila. Kasi may mga ilang customer guys na ayaw nang nagpapalipat-lipat ng tindahan kasi yung iba diba tinatamad mag lakad or yung iba may iniinda na sakit sa paa or yung iba ay umiiwas sa init or sa ulan, ganun mga kasari. Kaya tingin ko din madami pa ding nabili dito sa aking tindahan. Ang third is yung attitude mo bilang sari-sari store owner. Malaking factor din yan guys kaya maraming nabili sa yung tindahan. Ang pagtrato ko guys sa customer ay depende sa pagtrato nila sa akin. Kung ako ay ginagalang nila bilang isang tindera, igagalang ko din sila. Pero kung binabastos ka na, hindi ano pasok yung customers is always right, mali yun guys. Kasi kung binabastos ka na, ipagtanggol mo yung sarili mo bilang isang tindera at bilang isang babae o lalaki. So yun po ang aking katwiran mga kasari. So attitude, mahalaga yan guys para dayuhin ka. Syempre dapat maganda kang makisama. Kahit hindi ka tindera, dapat marunong kang makisama sa tao. Kapwa-tao na lang po mga kasari ang titingnan natin. Pero yun nga, gaya na sinabi ko, kung binabastos na po kayo, matuto po kayong ipaglaban yung inyong sarili.
At ewan ko kung pang ilan na to, guys. Nasabi ko na yung pagpepresyo, attitude, ano pa ba yung mga nasabi ko. Basta, ayun na guys. Kasi wala akong notes dito, mga kasari. Kung ano lang yung lumabas sa aking bunganga ay ayun na, yun na yung aking iba vlog. So, ang pang-apat naman po, mga kasari, is yung cleanliness or kalinisan ng iyong sari-sari store. So, malaking factor din to, mga kasari, kasi dito, pumapasok guys na kahit anong kumpleto ng iyong paninda, kung halo-halo naman niya at madumi, maalikabok, so kahit mura pa yung paninda mo, hindi ka dadayuhin ng iyong customer kung nakikita nila na burara ka sa iyong mga paninda, ang dumi ng iyong tinitinda, may alikabok yung iyong tinitinda, hindi nila nakikita yung pagiging isang, alam niyo yun, halimbawa ng pagiging anong tindera, yung basta yun sa kalinisan, mga kasari. Kasi marami din guys ang pumupuna ng mga customer. Tinitingnan nila yung arrangement, yung kalinisan ng paligid or mismo tindahan mo. Kasi kahit ako guys, kung nakikita ko yung bibilihan kong tindahan ay medyo madumi, talagang iiwasan ko yan kahit meron pa doon nung bibilhin kong item. Kasi iano mo din guys yung kalusugan nyo, kalusugan ko. Ganon guys, ganon. Yun ang tinitingnan ng isang customer kapag sila ay mamimili. Kaya ayun din siguro guys, hindi naman ako yung nagmamalaki na ang arrangement ng ano ko, sobrang ayos, sobrang malinis. Hindi ko lang sabihin guys, yung kahit magwalis lang kayo sa isang araw, isang beses sa isang araw sa loob ng tindahan nyo, o isang beses, or once a week magpispis kayo, malaking tulong na yun guys para kahit paano mabawas-bawasan yung dumi ng inyong sari-sari store at ng inyong mga paninda. Kasi napakahalaga guys, kaya nga tayo na kumukuha ng sanitary permit sa ating sari-sari store para yun sa cleanliness ng ating business at yung mga ating itinitinda. So yun po mga kasari, ang pang-apat para sa akin. Sa panglima naman po tayo mga kasari. So ito, isasama ko to kasi tingin ko, kaya ako binabalik-balikan ng aking mga customer dito kahit sila, napapabalik-balik talaga sila mga kasari dahil marami akong pamalit or panukli sa mga buo nilang pera. So bakit nga ba ako laging napakaraming pamalit? So, lagi silang pumupunta dito. Kanina nga nagtataka ako dun sa customer ko. Kasi kahapon, bumili siya ng isang kahang Mighty White or Mighty Green. 1,000 yung binayad niya. Tapos, kanina lang, bago ako mag-start mag-vlog, bumili ulit siya ng isang kaha at 1,000 ulit ang binayad niya sa akin. Sabi ko, 1,000 ulit. Pero pinalitan ko, guys. Sabi ko, kahapon lang, nagbayad ka ng 1,000 din ah. Daming pera, sabi kong ganun sa kanya. Pero pabiro lang yun, guys. Pinalitan ko din kasi hanggat meron akong pamalit at basta bibili yung customer, pinapalitan ko po yan kasi ako, mahinayang ako sa benta, mga kasari. So, maraming makaka-relate dyan na mga tindero-tindera na nakakapanood nito. Talagang mahinayang tayo sa benta, guys. And, ayun nga po, talagang alam na ng mga regular customer ko na bihira akong tumanggi sa mga nagpapapalit, lalo na kung bibili. Alam nila na lagi akong may pamalit sa mga buo nilang pera. Kaya siguro guys, kahit medyo loob ang aking tindahan, dito at dito sila bumibili. Kasi nga kapag buo yung pera nila, 1,000 or 500 peso bill, talagang pinapalitan ko po yan, mga kasari. Isa din kasi yung way guys, para makahatak kayo ng customer, yun lagi kayong merong pamalit. Yun po mga kasari. Ang pang-anim naman po mga kasari is marami po kayong choices, marami pong variety, maraming paninda silang pagpipilian sa iyong sari-sari store. So isa din yung factor mga kasari kung bakit binabalik-balikan ako ng mga customer ko dito kahit medyo looban ang aking tindahan at hindi tabing kalsada. Kasi guys, for example sa kape, halos lahat ng kape meron po ako dito mga kasari. Mapa Coffee po, Mapa Nescafe, Mapa Great Taste. Meron po akong mga mapapagpilian sila. Sa mga juice, ayan guys, meron tayong Tang, iba't ibang flavor ng Tang. Meron akong dalandan, calamansi, grapes, apple, strawberry, orange. Ayan, halos meron guys yung fruits and vegetable na magka-mix na siya.
So, 4 seasons, meron din ako. So, marami silang choices. Sa Nesty, meron akong lemon, meron akong apple. So, ayun guys. Marami silang pagpipilian. And sa mga biskuit, sobrang dami din guys ang biskuit. Halos yung klase ng biskuit ko po dito, mga kasari, yung nasa 30 plus yung pagpipilian nila na iba't ibang klase ng biskuit. Sa mga candies, hindi din sila guys magsasawa sa mga candies. Although siguro nagsasawa na sila kasi ang dami nilang pagpipilian sa mga candies. Meron dito sa harapan ko, meron dito sa gilid ko. And ayun mga kasari, napakaganda kasi na maraming choices si customer. Kasi yung iba nang bumibili sa akin dito guys, sa mga customer ko, talagang kahit sa fabric conditioner, meron akong Downy, meron akong Surf, meron akong Dell, meron akong Champion. Kanina yung customer ko, naghahanap siya ng Downy, pero pinalitan niya yung choice niya. Gusto niya mag-try daw ng iba, kaya ang binili niya is yung Champion na pink na fabric conditioner. So talaga ang mga customer guys, nagsasawa yan kapag yun palagi yung binibili nila. Kaya naghahanap sila ng ibang pagpipilian. Abili po! Ayan po mga kasari, ako po ay nagbabalik. Meron lang mga nagsibilihan kanina at naka-worth 227 pesos din po. Pinakyaw yung gami. Hindi siya gami guys, yung cheap toys na naka-display dito. And then, anim na mismo na soft drinks yung binili guys. Kasi, ano siya, tita, meron siyang kasamang limang pamangkin. Kaya, ayun guys, naka 227 pesos din ako sa kanya. So, ayun po mga kasari, sana nag-enjoy po kayo dito sa video na na-share ko po sa inyo. Medyo dumilim na guys ang paligid kasi medyo kumulimlim na po mga kasari. So, ayun po yung mga tingin ko dahilan kung bakit madami pa din pong bumibili na customer ko dito, or kahit hindi ko siya regular customer, madami pa rin napapadpad dito na mga customer kasi nga, ayun guys, yung mga shinare ko sa inyong dahilan kung bakit. At ayun po mga kasari, thank you so much for watching and shoutout po sa lahat ng aking subscribers and viewers. Bye guys!